Hi everyone, thank you for your time to visit my YouTube channel. Welcome, if you are new here, I am Simtoria, a Filipino. My channel is all about vlogging, tutorials, learning, and exploring different kind of things. Guys, ang video ito ay about sa planetang Mars. Halina at sabay-sabay nating tuklasin at alamin kung pwede ba talagang mamuhay ang mga tao sa Mars. Ito ngayon ang ating tatalakay. Alam nyo ba guys na mayroong syudad na ginagawa sa Mars simula noong 2019? Matatapos daw ito ngayon 2025. Sino at paano nga ba nangyari? Pag-usapan natin ito. Narinig na natin ang mga haka-hakang mayroon ng mga taong nagpunta na sa buwan. At ito ay yung mga scientist. Ngunit pag-usapan natin ang Mars. Madami na pala ang scientist na kapunta sa Mars na ilang beses. Ang mga ito ay pumupunta upang pag-aralan ang temperatura at para malaman kung ano ang mga resources na pwedeng gamitin dito. Ilang bilyon taon ang lumipas, may isang bilyonaryo mula sa Estados Unidos ang nakaisip ng paraan at nangarap na ang planetang Mars ay pwede pang buhayin muli. Ngunit guys, nagtataka tayo, pwede nga bang tirhan ng mga tao ang planetang Mars? So ayun nga guys, ang United States ay walang tigil sa pagtuklas dito. Lagi silang nagpapadala ng mga astronaut sa planetang Mars upang malaman kung pwede ba dito mabuhay ang mga tao. At ang taong bilyonaryo ay si Elon Musk, founder of SpaceX. Gumawa ang kanyang kumpanya ng isang spaceship na kaya maglulan ng 100 katao sa bawat biyahe papuntang Mars at ito ay umaabot sa 3 to 5 buwan bago makarating sa Mars. Sa taong 2025, maaaring na makapunta ang mga tao sa Mars sa pamamagitan ng spaceship. Sila ay magdaragdag pa ng maraming spaceship para sa project na ito. At alam nyo ba guys na itong si Elon Musk ay ika-40 na mayaman sa buong mundo? Yun ay ayon sa Forbes.com year 2019. Sa edad na 40 years old, akalain mo meron ng more or less $35 net worth? At ito pala na si Elon Musk ay ipinanganak noong June 28, 1971. At ang kanyang ama ay isang piloto at isang electromechanical engineer at marino sa South Africa. Siya ay panganay sa 3 magkakapatid. 10 years old pa lang, meron ng mga program sa computer ang bata pa lang ito ay mahilig ng magbasa. 12 years old siya ay nakagawa ng isang video game na tinawag na Blaster. At ang code ng program nito ay naibenta niya ng $500. Siya ay nag-aral na first year sa second year college sa Queen's University sa Ontario, Canada mula year 1989 hanggang 1991.
Lumipat naman siya sa University of Pennsylvania sa Philadelphia dahil nakakuha siya ng scholarship. 2 courses na nakuha niya dito, Bachelor of Science in Economic at Bachelor of Science in Physics. Year 1995, natanggap siya sa Stanford University upang kumuha ng kanyang doctoral studies to focus energy physics. Alam niyo ba guys na itong si Elon Musk ay isa sa may-ari ng PayPal noon? Binilang niya dyang PayPal sa halagang $1.5 billion at siya ay may pinakamalaking stock of share. At ang lahat ng pera niya na naipon sa kanyang mga negosyo ay kanya ding pinuunan sa pagpapatayo ng SpaceX. Ito ay ang kumpanyang magpapadala ng mga tao sa Mars. Ganun pala talaga kayaman itong si Elon Musk, guys. Naku, napakatalino na at sobrang yaman. At alam nyo ba guys, na siya din ang may-ari ng Tesla Corporation. Ito ang kumpanyang gumagawa ng electric cars. Grabe guys, sobrang nakakahanga naman itong taong to, diba? So guys, ang gagaling nila mag-imbento, diba? Pero guys, bakit pa tayo maghanap ng ibang planeta kung andito naman lahat sa Earth, diba? Huwag na tayong pumunta guys sa Mars, baka lechonin lang tayo dun. Nako, kawawa lang tayo guys. So guys, please continue to watch. And if you like this content, please give me a thumbs up. Share to others, comment your reaction. And please, do me a favor to support and subscribe my channel. And don't forget to hit the notification bell for you to update on my next video. Thanks for watching!